Sa madilim at masalimuot nga na mundo ng mga ipinagbabawal na gamot, may dalawang pangalan nga na hinding-hindi nawawala dito sa usapan. Si El Chapo at itong si Pablo Escobar. Siyempre, kilala nyo na itong mga to. Kapwa itinuring nga silang mga pinakamakapangyarihang Panginoon nitong mga ipinagbabawal na gamot sa kani-kanilang mga teritoryo. Pero, paano nga kung sabihin ko sa inyo na may isa pang pangalan na marahil ay sinlaki nitong si El Chapo at ni Pablo Escobar? At siya nga ay hindi hari, kundi isang reyna, ang tinaguriang godmother o reyna nga ng mga ipinagbabawal na gamot. Ito po ang kwento ni Griselda Blanco. 69-year-old Colombian known as the Queen of Cocaine has died the way many in her world have. You know what I mean when I say the godfather, right? Well, get ready to hear about the godmother of cocaine. She is Griselda Blanco. If she owed you money and didn't want to pay you, she killed you. Sa mundo nga ng mga bawal na gamot na pinatatakbo ng mga lalaki, may isang namumukod-tangi sa kanila. Ang nag-iisang reyna o godmother nga kung tawagin ng ilan, siya nga si Griselda Blanco. Sa kanyang panahon, siya nga yung pinakamalaking importer ng mga bawal na gamot sa USA. Ang babaeng nagpatumba sa daan-daang mga tao kasama na doon yung kanyang mismong mga naging asawa at kanyang pamilya. Ang babaeng yumaman nga at naging bilyonaryo dahil sa krimen at kasamaan. Ang babae na nakilala nga ng lahat ng mga sindikato at kinatakutan nila kahit pa nga nung mga malalaking pangalan gaya nga ni Pablo Escobar. Ang babaeng tinaguriang godmother at queen of narco trafficking. Pero paano nga ba umabot sa ganoong estado si Griselda Blanco? Paano nga siya namayagpag sa madilim, masalimuot at delikadong mundo ng mga bawal na gamot sa mismong Estados Unidos pa na may napakahigpit na batas at malakas na militar? Black. February 15, 1943, nang ipinanganak nga si Griselda Blanco sa isang syudad sa bansang Colombia. Pinalaki siyang mag-isa ng kanyang ina dahil sanggol pa lamang siya nang iwan sila nung kanyang ama. Ang nanay ni Griselda, lulong sa alak at aktibo sa gabi. You know what I mean. Sa madaling sabi, lumaki itong si Griselda na parang mag-isa na rin siya dahil naroon man yung kanyang ina ay wala namang patnubay na ibinibigay sa kanya. Sa lungsod ng Medellin, maagang namulat sa krimen ang batang si Griselda. Bago siya tumuntong sa edad na 13, ganap na siyang mandurukot at magnanakaw. At ang pinakamasahol sa lahat dito, sinasabing 11 anyos lamang siya nung una niyang paslangin yung kanyang kauna-unahang biktima. Isang bata din na di umano ay dinukot niya nga. Taong 1957, nung tuluyan niyang layasan ni Griselda ang kanyang mapag-abuso na ina kasama na yung kinakasama nito. 14 anyos pa lamang siya dito. Doon, lalo pa siyang nasangkot nga sa maraming uri ng krimen hanggang sa nalulung na nga siya sa madilim na mundong ito. Hindi nagtagal, nakilala na niya nga ang mundo ng ipinagbabawal na gamot. Nasangkot siya sa Medellin Cartel, ang pinakamakapangyarihang sindikato nga ng mga ipinagbabawal na gamot sa kanilang bansa, sa Colombia. Sa mga sandaling iyon, wala nang atrasan niya para kay Griselda. Sa murang edad, tuluyan na niyang niyakap ang bagong mundo na tanging alam niya bukod nga sa kalupitan na ipinakilala sa kanya ng kanyang mismong ina. Nakilala niya noon ang isa sa mga lider ng kartel, si Carlos Trujillo. 14 anyos lang itong si Griselda nung magkaroon sila ng relasyon. Si Carlos nga yung nagpakilala sa kanya sa export nitong mga bawal na gamot sa Estados Unidos. Hindi nga nagtagal, ibumuo silang dalawa ng sarili nilang sindikato. 1961. Ikinasal silang dalawa matapos ngang mag-18 anyos ni Griselda. Nagkaroon sila ng tatlong mga anak na pawang mga lalaki, si Dixon, si Uber at si Osvaldo, na mayagpag noon ang kanilang illegal na negosyo sa New York mismo. Sa mga sandaling ito, alam nyo, isa na nga sila sa mga pinakamaimpluensya at kinatatakutan sa mundo pagdating dito sa mga bawal na gamot. Pero taong 1970, ibiglang pumanaw si Carlos dahil nga sa isang misteryosong sakit umano.
At dahil wala nang ang hari, eh syempre, Reyna yung naiwan dito sa kanilang binuong kaharian. Sa maagang edad nga na 27, tuluyang naiwan nga sa kamay ni Griselda ang pagpapatakbo ng ilegal na negosyo na noon nga ay nagkakahalaga na ng halos 1 bilyong dolyar. Well, pagkamatay ni Carlos, eh mabilis siyang pinalitan naman ni Griselda para bang hindi niya kakayaning wala siyang kasama. Ang ipinalit niya nga, isa ring kriminal syempre, si Alberto Gravo. Dito, ilumutang nga yung mga espekulasyon na itong si Griselda ang responsable sa biglang pagpanaw ng kanyang dating asawa. Ginawa niya raw umano yun para nga mapasakan niya ng buo ang negosyo. Taong 1973, tuluyan na nga nilipat ni Griselda at ang kanyang bagong hari nga, itong si Alberto, ang kanilang ilegal na negosyo doon sa New York. Doon na sila nakabase ngayon. At dahil doon na nga ang kanilang sentro, kailangan nilang makapagpuslit ng mas maraming mga droga at para nga maipuslit sa New York ang mas marami pang mga bawal na gamot mula nga sa Colombia. Naimbento niya noon ang mga panloob na damit na may mga hidden pockets kung saan nga isinusuksok at itinatago ng mga traffickers itong mga gamot. Tandaan nyo, siya nga yung nagsimula ng ganyang estilo. Bawat tao may nakapagpupuslit ng hanggang 2 kilo each. They were creating garments. These garments would allow for the drugs to be more smooth around the body. It would just look like a woman's natural figure. Matalino nga rin siya dahil yung mga babaeng pinipili niyang mga courier niya ay pawang may ibubuga. Tinuruan niya sila paano nga mangakit ng mga nasa customs noon at mga gwardiya para nga hindi sila pagsuspetsahan. She encouraged the women to dress very attractively, to be flirtatious with customs agents and immigration agents. Pagdating nga nitong mga babae sa New York, sinasalubong na sila ng mga tauhan ni Griselda para nga kunin itong mga gamot sa kanila. At pagkakuha ng mga gamot, idiretso na agad ito sa mga buyer. Ganon nga kabilis ang distribusyon nila. Alam nyo, bago na imbento ni Griselda ang ganitong sistema ng pamumuslit, gumagamit sila dati yung mga malalaking sindikato. Gumagamit sila ng mga maleta o kaya nga ay mga private planes at mga yate. At ang masama sa ganyan, mas mabilis silang mahuli dahil nga napakalaki ng kailangang ipuslit at kapag nagkahulian, lahat na nahuhuli. Hindi gaya nitong naimbento ni Griselda. Kaya nga nung maimbento talaga ito ni Griselda noong dekada 70, eh nagbago talaga yung kalakalan dito. It was something revolutionary, sabi nga nila. Bago ito nabuking, eh talagang walang kamalay-malay noon yung mga otoridad na nasa mga panloob na damit pala nitong mga babae, isinisiksik nga yung mga gamot. Well, sino nga namang mag-aakala na itong mga nagagandahang mga babaeng ito noon pala, eh may ipit-ipit palang mga pakete ng mga bawal na gamot sa mga singit nila. Kaya naman simula rin na maimbento ni Griselda itong ipinagbabawal na tiktik nga ng pagpupuslit, eh lumaki talaga ng husto yung negosyo niya sa New York. Kahit pa nga yung sikat na mga mafia doon na nandoon nga, eh kinatakutan siya. And because of that, tinawag na nga siyang godmother o queen dahil nga sa kanyang yaman, sa impluensya at kapangyarihan. Pero taong 1975, may isang naging malaking pagbabago sa kanilang sindikato. Nagtalo kasi itong si Griselda at ang kanyang partner, si Alberto. Pinagbibintangan nitong babae itong si lalaki na inuutakan daw siya sa pera. At ang pagtatalong ito nga, nauwi muli sa isang barilan. Bumulukta nga itong si Carlos matapos paulanan ng bala ni Griselda mismo. At taong 1975, yun nga, muling nabiyuda itong si Griselda. At dahil sa ginawa niya ngayon, hindi nga malayo na siya na nga rin talaga yung tumapo sa buhay nung una niyang asawa kasi kaya niya pala talagang gawin. And then, lumawak pa nga ng lumawak yung kanyang negosyo sa Estados Unidos at ngayon nga, nagkalat na rin sila sa Miami. At ang talagang gusto niyang mangyari noon, masolo nga ang trade sa buong Estados Unidos. Kaya naman nagsimula niyang ipatumba lahat ng mga kakumpetensya nila. Pinauso niya noon yung tinatawag na kilala natin ngayon, riding in tandem. 2 tao sa motorsiklo, papuputukan yung target sabay, takas. Pero nga bago sumamba ang dekada 80 noon, may isang lumitaw na malaking pangalan. Well, syempre, sino pa nga ba itong si Pablo Escobar?
Ambisyoso din itong si Escobar. Matapos niyang lumakas sa Colombia rin, pareha sila ng pinanggalingan, inagbalak din siyang pumasok sa Estados Unidos. Bagay na siyempre hindi papayagan nitong si Griselda dahil gusto niya nga masolo niya yung business trade sa loob nitong mayamang bansa. July 11, 1979, pormal nga na nagsimula ang gera sa pagitan nitong dalawang Panginoon, si Griselda at Escobar, dahil nga sa isang malaking shootout sa loob mismo ng mall sa Miami, USA. Nagkainitan yung kanilang mga hitman kaya nga nagkabakbakan. Well, imagine, sa loob ng mall sila nagbakbakan, e kaanong karaming mga tao yung nadamay doon. Well, pagpasok nga ng dekada 80, nagtuloy-tuloy pa yung mga malalagim at walang habas na paghasik ng lagim nitong si Griselda. Makailang ulit ding nagpang-abot yung mga hitman niya at yung mga alaga ni Escobar. At lagi itong nauuwi nga sa talagang malalagim na mga inkwentro. Kaya naman dahil dito, syempre, ang USA hindi naman papayag na ganyan na lang lagi yung nangyari. Bumuo sila ng special task force para nga tuluyan ng masukol ang tinaguriang Queen o Godmother. At sa wakas, taong 1985, makalipas ang ilang taong pagtugis nga sa kanya, bumagsak na nga rin si Griselda sa kamay ng mga otoridad. Nang mahuli siya, pinatulan siyang convicted sa mga patong-patong na kasong pamamaslang. Nakulong siya hanggang taong 2004 o halos 20 taon din siyang nagdusa sa kulungan. Well, kaya lang naman siya pinalaya noong 2004 dahil wala na ngang mga naiwan sa mga witness laban sa kanya o mga testigo dahil nga lahat sila na itumba na. Pagkalaya niya nga ay muli siyang itinapon pabalik sa kanyang bansa sa Colombia at muli doon itinuloy niya itong kanyang negosyo. Pero this time, malayong mas maliit na ito kumpara noong dekada 70 at 80. Hanggang sa taong 2012 nga, habang naglalakad siya sa gilid ng kalsada, hinintuan siya ng isang nakamotor at pinaputukan. Sa edad niya na 69, natapos nga ang masalimuot na buhay ni Griselda. Alam niyo, nakakatawa lang, di ba? Dahil yung mismong riding in tandem style na naimbento niya laban sa mga kalaban niya dati, yun din yung mismong style na ginamit para tapusin niya. Well, really, sabi nila, karma works in mysterious way. And with that, sana po ay nagustuhan nyo ang ating kwentuhan. Maraming salamat po at hanggang sa muli. Once again, ay ako bumuli ang inyong kuya. Si Kuya Eddie na nagsasabing, haha, may bago na nun akong nalaman. Thank you so much for watching and see you next time. Goodbye.